Ang batang maliit, payat na akala niya'y walang chance sa Pro League ay naging one of the greatest players sa PBA. Si PJ Simon, nakakaretiro lang last 2 years ang ating topic sa video natin. Ating balikan ang amazing career nito sa PBA at kung ano na ba ang buhay niya ngayon pagkatapos mag-sign out sa pagbabasketball. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Para mas exciting, balikan natin ang kanyang basketball features. Si Peter June Liboon Simon ay pinanganak noong June 1, 1980 sa Makilala, North Cotabato. Ang 41-year-old na ito ay may height na 5'11", nag-high school sa Notre Dame, Makilala, at nagkolehiyo sa University of Mindanao. Siya ang bunso sa tatlong magkakapatid at siya lang ang athlete. Sa murang edad ni PJ, naging pinakatanyag ito sa larangan ng basketball sa Mindanao base. Every game si PJ tumatatak talaga sa mga Mindanaoans, especially sa biggest collegiate basketball sa Davao. Nakakolekta siya ng 3 MVPs dito at naging 5-time Sultan of Slams. Dahil sa magagandang record sa Mindanao basketball, agad siyang kinuha para maging parte ng Davao Eagles sa NBA. 2001, naging forefront si PJ sa maraming games gaya nung laban nila sa Negros Slashers at Laguna Lakers ni B-Boy Simon. Noong time na yon, siya ay nakapagtala ng 25 points tapos 28 points laban sa Nueva Ecija Patriots. Hindi lang yan, sumunod na game, nakapagtala siya ng 41 career high points. Kaya naman, sa mga huling season niya, siya ay ginawang Discovery Player of the Year. Habang naglalaro pa sa NBA, naging parte siya sa national team na kung saan nakakuha siya ng 14 points sa 25th William Jones Cup NBA All-Stars. July 2002, na-disband ang NBA pero dahil maganda ang kanyang pangalan dito, may kumuha agad sa kanya. Naalala niyo ba ang team na Daz Dishwashing Liquid? Dito niya mas pinakita ang pagiging heroic sa PBL at nilagay siya sa second mythical team. Sa PBL Finals, tinulungan niya ang team na makaabot dito at nagbigay ng 18 points pero talo pa rin sa Wellcoat Paint Masters. 2003, ang Daz ay naging Happy Toothpaste Team. Finally, ang team na ito ay nagkampyon kasamang ibang featured player na si Ryan D. at Rich Alvarez. 2003 to 2004, nakuha niya ang PBL MVP at naging kabilang sa mythical team kasama si James Yap at Irvin Soto. Habang siya ay naglalaro pa sa PBL, ang Pure Foods na mismo ang nag-offer sa kanya ng 2-year contract bilang isang rookie free agent. Pero Santa Lucia talaga ang nag-draft sa kanya. Dito sa PBA, hindi naman agad lumabo ang kanyang career. Naglalaro lang siya sa likod ni James Yap. Pero habang tumatagal, tumataas ng tumataas ang stats ni PJ. Mula 2004 to 2008 season, naging napaka-consistent niya at naging vital piece sa team. Lagi na rin siyang nagiging kabilang sa PBA All-Star at naging All-Star MVP pa. 2009 to 2010, winalist ng Pure Foods ang Alaska 4-0 at nakuha ang ring. Sumunod na conference, siya ay nakapagtala ng career high 42 points laban sa Air 21 at nagkaka-average noon ng 29 PPG. Kaso, natalo sila sa tropang Texters. 2010 to 2011 season, si Coach Tim na ang coach pero tinalo sila ng Powerade Tigers ni Gary David. Mula dito hanggang sa 2012 to 2013 season, hindi na nananalo ang BMEG. Pero nung Petron ang kaharap ng BMEC, nanalo sila finally sa Game 7 Series. At si Simon, nagkaka-average ng 12.8 PPG sa 28 minutes of action. 2013 to 2014 season, ang BMEG na naging SanMig Coffee Mixers ay nanalo ng Rare Grand Slam. Grabe, sinubaybayan ko yon. Sa season ito, binigay sa kanya ang Mr. Quality Minutes. Siya rin na nakakuha ng most 2-point shots at most number of total points playing 66 games na may 13.5 PPG. Sa naalala ko, kahit nasa 8 seed sila, lagi silang nakahabol. Naka twice to beat pang opponent pero tinatalo nila yan. Pero nung natapos na, ang memorable moment ng Grand Slam, medyo nabago ang andar ng team. Ang franchise ay naging star hotshots tapos hindi sila nakapasok sa QF. Nilipat si CTC sa Ginebra tapos binigay si James Yap sa Ross, ang biggest trade sa 2015 to 2016 season. Mula star hotshots hanggang sa naging Magnolia hotshots ito, si Simon at Pingris ay hinawakan pa rin ng management despite sa bumababang average nito kasi nga nagkakaedad na rin siya. Taong 2020, si PJ ay nagretiro at inanunsyo niya ito una sa kanyang social media account. Ang dahilan niya ay ang kanyang pamilya. Umuwi siya ng Davao dahil namatay ang kanyang ama tapos buntis ang asawa niya at yun na nga ang sign na dapat na itong magretiro.
Sa loob ng 17 years na PBA career, siya ay nagpapasalamat sa PBA at SMC. Gaya ni Mark Agiwa, si Simon ang isa sa mga loyal players ng franchise. Dito bumuhos ang mga tributes ng fans kasi si Simon, isa sa pinakamababait sa court yan. Walang kaaway kahit sa labas. November 25, 2021, pumayag si Simon na mag-sign sa Nueva Ecija sa MPBL kasama si Ping. At sa taong ito, inilabas ng SMC ang retirement jersey niya kasama siyempre ang selebrasyon pagkatapos ng Manila Clasico game. Teka mga kuis, ano na nga ba ang buhay niya ngayon pagkatapos magretiro sa basketball at nasaan na nga ba siya ngayon? Si PJ Simon Ho ngayon ay naninirahan sa Davao kasama si Jessa Wellar. Doon sila namumuhay ng tahimik at mapayapa. Doon na rin sila bumuo ng kanyang pamilya at syempre, alam naman niya na ang basketball ay hindi habang buhay. Kaya naman si PJ Simon ngayon ay abala sa kanyang business na motor parts and accessories. Mas dumarami pa ngayon ang mga branches nito. Siya, kasama ng kanyang buong pamilya ay meron ding sariling beauty care business. At para malaman nyo, ang laki ho ng bahay niya sa Davao at binibisita din siya ng mga fans na taga doon. Siya nga pala, halos kada may kalamidad tumutulong din si PJ sa needs ng taga Davao. Nagbibigay siya ng relief goods tapos nagdo-donate sa mga charities. Ayon kay PJ, nag-iisip pa sila ng mga panibagong business na papasukin kasama ng asawa niya. Para sa mga kabataan, tinuturuan din niya ang mga ito ng basic skills kapag may oras. Si The Scoring Apostle Super Sub, PJ Simon, ay may mabait na kalooban at mapagbigay kaya pinagpala. Yan, si PJ Simon. Okay mga kuis, isa na namang PBA star na i-feature natin. Salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang tayo. See ya!